Senator Aimee Marcos, matapang at buong pusong sinagot harapan one-on-one ang isang tanong ng isang anti-Marcos. Ilang dekada na ang lumipas pagkatapos mapatalsik sa Malacañang ang mga pamilya Marcos. Ngunit hanggang ngayon sa kasalukuyan ay tila daladala ng mga nangyari sa kasaysayan ng mga Marcos ang maraming mga katanungan. Panoorin mo ang unang video na ito kung paano sasagutin ng isang anak katulad ni Aimee Marcos sa harap ng isang anti-Marcos bilang pananagutan sa nangyari sa panahon ng kanyang ama. Uy, sinet up tayo, isang Marcos at ikaw daw isang anti-Marcos. Ngayon, itanong mo kung anong gusto mo. Go! Sa panahon po namin ngayon, ma'am, marami po kami nababasang libro. Nababasa po namin kung ano po yung mga nagawa ng tatay ninyo noong panahon ng martial law. Kaya po, ang una ko pong tanong sa inyo, ma'am, ay wala po ba kayong balak mag-sorry sa mga nagawang kasalanan ng tatay ninyo? Sa totoo lang, sa aming pamilya, ako yung pinakamadaling kausap. Sorry ako ng sorry. Paano, dami kong palpak. Nako, pag halimbawa, di ba, inilabas mo yung paa mo, natapilok yung tao, magsusorry ka kaagad. Eh wala ka namang pakay na mahulog yung tao, pero nagsusorry ka kasi nasaktan eh. Ngayon, yung pagiging pangulo, yung presidency na yan, maraming nasasaktan, maraming mahirap na desisyon. Pero never ko naman kasi naririnig yung tatay ko na nagsasabi na patayin yan, saktan yan. Wala namang ganun eh. Ako na mismo, aaminin ko, marami talagang tao na kung ano-anong ginawa na di naman namin kontrol yun. Pero kung may nasaktan, ako na mismo ang magpapaumanhin. Ako na. Ako, Aimee. At talagang kung makapagbigay sa kanila ng konting kagaanan ng loob, ano ba naman ako, napagkaitan yon. Malaking bagay yun eh. At ang isang laging itinatanong ng mga anti-Marcos kung bakit daw gustong-gustong makabalik ng mga pamilya Marcos sa Malacañang. Ma'am, bakit parang gustong-gusto niyo pong makabalik ng Malacañang? Linano niyo po ba to? Ako? Hindi naman gustong-gustong bumalik doon. Eh, galing na kami sa Malacañang, diba? Eh, para sa akin, ang gusto kong ibalik, yung dangal ng pangalan namin, ng apelido at pamilyang Marcos. Kasi, ang bigat ng pamana sa amin, lahat na lang ng ginawa ng tatay ko masama daw, at kami walang silbi. Hindi naman siguro, sa totoo lang, tonto ako ngayon eh. Kasi nagugulat ako, hindi pala kami totally nawala sa puso. At kahit papano, nandiyan pa rin sa puso ng tao, hindi pa nakakalimutan. Marami dyan, talagang minahal kami mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Kaya, alam niyo, yung Malacañang na yan, parang lugar lang yan eh. Yung mahalaga, yung puso at pagmamahal ng tao. Ito naman ang masasabi ni Senator Aimee Marcos para sa mga kabataan na may hate o galit sa kanilang pamilya. Ano po kaya yung pwede ninyong sabihin sa amin sa mga kaedad ko po na may hate? Na may hate po sa inyo para mabawasan o kaya mawala po yung nararamdaman naming hate kahit na hindi talaga namin naranasan yung mga naranasan nung panahon ng martial law. Ganito. Tuloy-tuloy lang tayo mag-usap, pakinggan mo ko, papakinggan rin kita, baka may matutunan tayo sa isa't isa. Sa hunot dulo nito, lahat tayo Pilipino, magtutulungan. Tayo rin maghahanap ng solusyon para sa ating bayan. Tama ka, taon-taon nga may EDSA celebration, pinapakita yung galit. Pero sa amin, wala naman kayo naririnig. Hindi namin dinalabanan yan. Hindi kami naghihigante kasi ayaw namin yung nagagalit ng tao. At panoorin mo naman ang huling video na ito kung paano inilarawan ni Senator Aimee Marcos ang kanilang sariling kwento kung ano ang nangyari noong EDSA Revolution. Sabi nga ng tatay ko, kaya yun, nung EDSA, iba kasi yung kwento namin dahil nung tinatanong ng mga sundalo, kung magpapaputok na sila at ikakalat na yung mga tao doon. Sabi ng tatay ko, alam ninyo, kaya kong bumaril at makipaglaban sa hapon, sa mga dayuhan. Pero kapwa Pilipino natin yan, hayaan mo sila. Tayo muna ang umalis hanggang huminahon.
Hindi ko maintindihan. Tinanong ko sa kanya, eh bakit? Bakit gaganituhin na lang ba tayo? Eh sabi ng tatay ko, Aimee, matapang ako kapag dayuhan ng kalaban natin. Hindi natin kalaban niya. Kapwa Pilipino, pare-pareho lang tayo. Huwag natin aawayin. Umalis na muna tayo. Umalis na muna tayo para walang gulo. Huwag natin aawayin kailanman. Kaya kami, ako hirap na hirap, pero yan ang turo ng tatay ko. Huwag aawayin. Kaya ikaw, huwag mo na akong awayin, ha? 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 Kaya naman ikaw bilang isang Pilipino o Antay Marcos, ano ang masasabi mo sa mga pahayag sa video na ito ni Senator Aimee Marcos? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.